Ang original size ng chainring ng Phantom Blast Fat Bike is 40 teeth by 7 speed with 27 teeth cogs. 1 by 7 speed, 40 chainring by 7 speed ang stock ng Phantom Blast. Ang bigat! Mabigat ito kung tutuusin, lalo na sa pag-ahon. Pero kung sa patag, okay lang naman. Pero syempre, hindi natin maiwasan na umakyat or umahon. So, I decided na palitan ng chain ring. So, yung medyo tipid lang muna na budget. So, set ang pinalit ko, chain ring na may kasamang crank pedal. So, yung chain ring niya, size 34 teeth this time. So, it should be magaan na ito kapag sa ahon, medyo magaan ng konti compared dun sa 40 teeth na stock ng Phantom Blast. So, masusubukan natin to and makikita natin yung result kung okay na ba, magaan na ba, especially sa pag-ahon. By the way, heto na yung bagong crankset natin with chainring na 34 teeth. Aluminum siya, kaya magandang quality. Kinakabit na ni Manong Mekaniko. Shout out to you, sir! Ang price nga pala ng Ragusa crankset is 850. So, napakamura mga paps. Ano? Aluminum na siya. Magandang quality. So, para sa mga nagtitipid dyan na wala pang budget na katulad ko, na gustong mag-upgrade ng konti para gumaan ang ating fat bike. So, ito na muna ang solusyon. Ragusa crankset with 34 teeth chainring. Ang kadina di naputlan. Pili na, okay lang na yan. Pinigamay man. Ayan mga paps, bago na ang ating pedal crankset with 34 teeth chainring compared the last time, 40 teeth to 34 teeth. Sana gumaan na ito ng konti, hindi na tayo mahirapan kahit papaano sa pag-ahon. And maganda naman ang pagka-install ni Manong Mechanic, maganda ang cambio, nasa tono ang shifting. Susubukan na lang natin to para magkaalaman na. Alright mga paps, this time masusubukan na natin ang ating bagong chainring na 34 teeth kung medyo gumaan ba siya pagdating sa pag-ahon mamaya ng konti. Although this time magaan naman siya ipadyak kasi syempre patag, pero mamaya sa pag-ahon masusubukan natin kung medyo gumaan nga ba ng konti. By the way, shoutout nga pala sa aking kasama sa inyong harapan, si Edward, ang aking bayaw. Shoutout to you! Nakakasabay naman ako sa kanya so far gamit ang kanyang napakagandang MTB. Heto na guys, the moment of truth. Approaching to ahon na tayo gamit ang ating 34 teeth na chainring with 7 speed 27 teeth. Ayan, medyo nahihirapan tayo guys. Mabigat pa rin ng konti kahit papano. Ayan, nakikita nyo naman, pagewang-gewang na yung manibela natin, di ba? Although, magaan na yan ng konti compare dati sa 40 teeth na stock na chainring ng Phantom Blast. So, ngayon, medyo gumaan na yan ng konti. Ayan, nakakaahon tayo. Nakukuha na natin yung pacing gamit ang ating 34 teeth na bagong chainring. So yan, panoorin at pagmasdan. Sinubukan ng ating bayaw na si Edward at ito ang kanyang reaction at masasabi tungkol sa ating fat bike with 34 teeth chainring. Yeah.
bali, comfortable. Comfortable, boy. Ang mga comfortable. Pugat sa ibig sabihin sa Tagalog mabigat pa rin. Bugat mabigat pa rin. Kaya this time bumili tayo ng panibagong chain ring, mas maliit, 30 teeth. Ito na raw ang pinakamaliit na chain ring sabi sa tindahan na binilhan ko, kasi balak ko sana is bumili ng 28 kung meron. Kaso wala raw, kaya binili ko na yung 30 teeth. Nagbabaka sakali na baka mas gumaan pa siya ng konti. So ito ay Decas ang brand, 450 ang pagkabili ko, narrow wide na siya and aluminum, magandang klase naman. Kaya ito pinakabit ko na sa mekaniko. Kung napansin nyo, nahulog yung chain kasi sabi ng mekaniko sobrang cross chain na raw yung ating bisikleta. Ang dahilan is hindi na maipasok talaga paloob yung chain ring, kaya nagko-cross chain siya. Ang dapat palitan na yung crank pedal, pero nagawa naman niya ng paraan kaya hindi na tayo nagpalit or bumili ng panibagong crank pedal. And this time na solusyonan na, kaya ayan, hindi na nahulog yung kadena. Nakapagpalit na tayo ng chainring. Ang brand niya is Decas na 30 teeth. Ayan, 30 teeth. So, medyo gumaan na siya kahit naka-stock. Cogs pa rin tayo na 7 speed by 27 teeth. Gumaan na siya dahil lumiit na dito. Naging 30 teeth na. So, naging problema lang kanina is masyadong malayo ang gap nito. Kaya nahuhulog yung chain pag inakyat mo sa pinakamalaking cogs kasi masyado na siyang cross chain. Pero nagawa naman ng paraan, inadjust ng konti, so hindi na nahuhulog. Sabi ng mekaniko, mas okay kapag papalitan ang crankset, tapos itong mga to, yung design niya, itong mga ganito, yung medyo papasok. Kumbaga, naka-bend to, itong mga ito, naka-bend paloob konti para itong chainring natin papasok ng konti para hindi siya mag-cross chain masyado. Pero so far, kahit ganitong setup ngayon, nagawa naman ng paraan ng bike mechanic na hindi mahuhulog yung chain gamit ang 30 teeth as of now. So sinubukan ko siya kanina kahit nasa pinakamaliit na cog tayo, magaan ipadjack, lalong lalo na pag umakyat siya. So the more kapag dumating na yung order natin online na Shimano 7 speed pa rin na cogs, pero yung pinakamalaki niya nasa 32 teeth na. So mas magiging magaan yun, expected na mas magiging magaan kasi naka 32 teeth na yung in-order natin na malaking cogs, tapos naka 30 teeth yung ating chainring. So aantayin na lang natin yun na dumating kasi kakabit na naman natin pagdating nun na in-order natin. So as of now, okay na okay siya yung feeling, napakagaan. Masusubukan na lang to actual sa akyatan.
Ayan mga paps, nakapag-upgrade na tayo ng konti na low budget at sana ay gumaan na ito ng kahit papano, lalong-lalo na kapag dumating na yung ating in-order na cogs o sprocket na may 34 teeth na 7 speed pa rin tread type. Sa mga katulad ko na wala pang budget pero gustong pagaanin ang ating fat bike, ito na yung isa sa mga solusyon. So sana may natutunan kayo at salamat sa panonood. Hanggang sa muli, until then, that's all folks. Muchísimas gracias y hasta la vista, baby!